Wala akong kaalam-alam sa content creation course. Wala akong pambili ng tools para makakuha ng isang epic cinematic shot. Ngayon, bibili ako ng isang expensive na content creation course para doon matutunan kung paano gumawa ng isang effective at viral na contents. At the same time, bibili din ako ng expensive na tools para makakuha ng isang epic cinematic shot na gagamitin ko dito sa aking reels every time na mag-upload ako. Ngayon, ang situation ko, eto. Beginner ako, wala akong kaalam-alam sa content creation course kung paano gumawa ng isang effective na content creation from the intro, transitions hanggang sa outro ng video. Eto pa, wala akong pambili ng tools para makakuha ng isang epic cinematic shot na gagamitin ko every time na mag-upload ako dito. Okay? Eto yung mismong gagawin ko kapag wala akong pambili nung nasabi kong dalawa. So sa sitwasyon ko ngayon, ang resources na meron ako guys is mismong cellphone ko lang at ang aking pagsasalita. Okay? Kung saan yung talino ng aking pagsasalita ay na-adapt ko lang naman din sa iba pong mga magagaling na content creators out there katulad ni Chai Chester. Kung paano niya da-develop yung dalubhasang pagsasalita ay ganun din ang ginawa ko at in-apply ko dito sa aking content. Para ng lahat ng impormasyon na gusto kong ibahagi dito sa aking video is ilalagay ko siya. Yun ang dalawang resources na meron ako sa ngayon na pwede kong gawing keyway para ma-share ito sa social media. Okay, inuulit ko ha. Ang tanging resources na meron ako as a beginner ngayon is etong cellphone na nakaka-record ng aking mga salita at ng aking pagsasalita na punong-puno ng impormasyon na ilalagay ko dito sa aking mismong video file. So ito naman yung ikalawa. Ang next step natin is meron tayong social media. Guys, napakalibre na pong mag-promote. Hindi man katulad dati na kailangan mo pang magbayad para lang ma-post radio, TV, commercial ads, pati din sa newspapers. Tapos ang problema nito, bihira lang po yung makakakita. So yun, inuulit ko, number 2, meron tayong Facebook, meron tayong Instagram, TikTok, at YouTube. So kung gusto mo ng viral contents, meron tayong TikTok, okay? Napakabilis sa platform, number 1 trending app yan ngayon. Kung gusto mo naman ng mga long form contents at gusto mo talaga ng real cash outs, meron po tayong YouTube dyan. At the same time, kung gusto mo naman din magkaroon ng referrals, meron po tayong Instagram at saka Facebook. Kapag na-master mo ang apat na digital apps na to, magkakaroon ka ng kita na talagang outstanding in. At hindi rin magtatagal, hindi lang mismo pera yung matututunan mong kitain dito, kundi kung paano gumawa ng isang high quality irresistible brand na nagawa mo sa iyong content creation or sa product na inoffer mo sa business. So ang next step is kung meron ka ng apat na digital apps ha, doon ka mag-post, no? I-post mo yung mga ganitong contents kung saan this will be served as your gallery or the big files kung saan dito lahat nakapaloob ang impormasyon kung paano gumawa ng isang highly effective content creation. Lalo na kung makaka-mention ka dito nung tatlong nasabi ko sa susunod na i-upload kong content. Ang tatlong teorya ng content creation kung saan ito yung pinaka-viral sa lahat. Kapag nagawan mo ang unang content, which is habang natutulog ka, habang nagpapahinga ka, yung pera, yung income, patuloy na tumatakbo. Patuloy na nagraran, patuloy na kumikita ang iyong mga contents kahit na busy ka sa ganong term. In short, make money while you're asleep. And ang second na break-in theory, okay, ito yung pwede mo i-break-in sa ikalawang teorya. Yung nakapagsimula ka ng content creation na wala kang ilalabas na puhunan at ang gamit mo lang is ang cellphone at ang pagsasalita, which is ang ginagawa ko ngayon. Yan ang ikalawang teorya na pwede mong i-break at pwede maging viral. Kasi mga maraming mga aspiring audience na magtatanong, makikirus, uy, paano ka nakapag-cashout na hindi ka pa naman namomonetize? Paano mo nagagawang kumita ng 5 to 6 figures a month na hindi ka nakapag-invest sa kahit na anong platforms tulad ng content creation courses out there? So yun yung ikalawang teorya na pwede mong basagin at pwede maging viral in no
time. And the last part, last but not the least. Kapag nagawa mong kalikutin ang sistema, in short, once you finally figure out how to run the entire system, yung digital ads, kung paano magsimula ng content, that is the exactly the third law of content creation you have to. So, inuulit ko, once na magaling kang kumalikot ng sistema, lahat ng big brands or kahit na anong brand, local man yan or international, pag nagawa mong ipa-viral yan, okay? Malalaman at malalaman yan. At hindi lang ito, makaka-attract ka ng pinakamalalaking isda, okay? Which is, I mean, yung mga malalaking companies katulad ni Lazada, pwede ni Shopee, or pwede ni Grab, or ni Foodpanda. So yan lahat, nasabi ko na dito sa video. I hope na meron kang matutunan kung paano talaga magsimula ng content creation. At ang mismong eksaktong gagawin ko kapag wala akong pambili nung nasabi ko, content creation course na gumagawa ng high quality contents at equipments kung paano makakakuha ng isang epic cinematic shot na ang gamit ko lang ay ang aking cellphone at ang aking magaling na pagsasalita. If you want to know more, then follow me, subscribe to my all accounts and my channels. So I'll see you on my next video.